Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ngayon po ay mag-check po ako ng battery ng dump truck. So pinapa-check po sa akin yung battery condition po ng amo ko kung alin po yung pwede pa at saka yung hindi na pwede. Kasi nagpapahiwatig na po itong battery na to na hard starting na po yung dump truck na pinanggagalingan nito. So ang ginawa ko po muna ay kinargahan ko yung dalawang battery na to since dalawa po ay 24 volts po to. So unang-una ko po nga chichikin dito ay yung tubig po kung pasado po ba sa specification po. Sina-charge ko po itong battery. So isa-isahin ko po kung okay po ba itong mga butas na to. So ito po ay nag-i-indicate ay bad na po siya. Yan, bad ulit. Ayan po, nakabaw na po yung pinaka-gauge niya. So dapat po ay nasa white po yan or green. Yan po yung indikasyon na good yung butas ng battery o yung specification po ng tubig ay pasado o hindi. Ito po bagsak po siya. Bagsak din po to. So tatlo na po. So ito ay medyo nasa maximum na po siya. So bad na rin po siya. Ito po ay indikasyon na ay good po yung battery reading po. Yan. Ito po ay good po siya. Yan. Nasa white po siya or between green. Very good po siya. So isa lang po yung good niya. So lumalabas po ay weak na po itong battery na to sa kabuuan. Bali ito lang po yung good niya na butas. Yan. So bad na po itong battery na to. Lipat po tayo dito sa kabila. Sa isang battery. Kasi dalawa po to. Ayan, good po siya. Ayan, good din.
Yan, very good din. So ito eh, malapit na rin siyang maging bad, pero nasa ano pa rin po siya, malapit sa white. So consider po na pwede pa rin tong reading na to, kasi malapit pa po siya sa ano, white. Ang palatandaan po, kapag nandito po sa pinakamataas na aabot po yung tubig dito, yan po ay bad na po talaga yan. Pero yung dito po, hindi pa po pinaka, medyo okay pa po siya, hindi pa po siya grabe. Yan. Yan, okay po siya. Kaya ito po, bad po yun. Bad na po itong ano na to, itong butas po na to. So lumalabas po, isa po yung pinakabad dito na ano, isang butas po yung ano dito. Yung dead po, yung pinaka ano niya, bad na butas. Dito naman ay ito lang po isa, nag-iisa lang po siya. Yung good dito. So lumalabas po. Ito pwede pa pong gamitin kung paparisan po siya ng ibang battery na medyo okay pa. Pero ito, kahit na parisan pa po natin ng okay na battery, ay hindi na po niya kayang pandarin yung sasakyan. Ito po pwede pa siyang iparis sa magandang battery, kaya pong pandarin yung sasakyan. Kaya lang ang problema po, kapag binigyan po natin ng bagong battery ito, at ito luma na siya, so madali rin pong masira yung ipaparis po na battery dito. So pinakamaganda po kung bibili po tayo, parehas po silang papalitan, silang dalawa, para parehas bago. Pagkatapos ito po, gagamitin to sa kapwa niyang luma na rin na battery, pero hindi pa po ano, yung pwede pa po siyang magamit na battery, pwede pa po siyang iparis sa mga luma na battery. Pero ito, dead na po to, kasi indikasyon po ito na lang kung isang butas ang nagdadala sa kanya ito. Yan. So pagdating naman po sa pagkarga ng charger, may pagkakaiba din po sila sa output po ng reading dito. So dito po ay umaabot po ng 6.9 up to 7 po, or 7 amps. Yan, itong bad po na battery, yan po yung reading niya. So nilagay ko po sa 12 volts setting para malaman po natin sa bawat sa individual charging reading po ng bawat battery, para alamin po natin dito sa between sa weak battery at saka yung medyo pwede pa po magamit. So ito po yung reading niya, yung difference. Alamin po natin. Yan. So ililipat po natin sa isa. So ayan po yung pagkakaiba nila, 4.8, samantala yung isa po ay 6.9, 6.8 or 7 amperes. So ayan po, ibig sabihin po magkaiba po talaga sila. Itong isa po ay dahil nga po ay weak na siya, so nagcha-charge po siya ng malaking load dahil nga po sira po siya. So habang nagcha-charge po siya ng malaking load,
lumalabas po ay wala po siyang laman na kuryente, wala po siyang naiimbak masyado. So compare po dito, ibig sabihin maliit na po yung value na reading niya. So ibig sabihin po may naka-imbak po siyang kuryente sa battery na yan. So kaya po yung ganun po yung pagkakaiba ng dalawa. Itong isa ay mataas po yung reading dahil wala po siyang imbak na load, wala po siyang current, mahina o may current man po siya pero kukunti lang po, kaya kapag sinit po natin siya dito, mataas po yung reading niya. Ayan po, ililipat po natin. Patayin muna natin sandali. Ayan. Ayan po, bahayin natin. So ayan po yung reading niya, napakataas po. Ibig sabihin po, wala po siyang karga na kuryente rito or mahinang mahina po yung laman niya dahil yung reading po niya dito ay napakataas. So yun po yung pagkakaiba nila. So ibig sabihin po talagang itong isa, kung pagsabayin po natin silang kakargahan, so itong isa lang po ang malakas kumarga at ito lang po ang mahinang kumarga or mataas ang reading niya, pero yung pagpasok po ng kuryente rito ay hindi po basta-basta pumapasok, kaya lumalabas po nangangahulugan, mataas yung reading niya dito. So walang pumapasok po na kuryente masyado dyan dahil sira na nga po siya. So lumalabas, wala siyang load ito, mataas po yung load current ng battery na to, kaya pag charge po natin mababa yung reading dito. So ganun po ang nangyayari. Kaya itong battery na to ay pwede pa po siyang gamitin. Compare dito po, mahirap na po ipagsapalaran dito, hindi na po natin kayang pandarin yung isang sasakyan natin, kaya pwede na po siyang palitan. So ganun lang po ang pagkakaiba nilang dalawa sa reading po ng specification po ng tubig. Ay bagsak na po siya. Ito po ay mayroon po siyang bagsak na isang butas, pero hindi po lahat. Ito po ay isa lang po yung okay niya na butas, ito lang po, isa lang. So pagdating naman po sa pag-charge ng charger, makikita din po natin yung pagkakaiba ng reading output dito. So ito po ay napakalakas po ng reading dito, napakataas, dahil nga po wala po siyang kalaman-laman. Samantala po itong isa ay mababang mababa po yung reading niya rito dahil lumalabas po, may laman na po yung battery nito, kaya hindi na po siya kailangan na kumarga ng kumarga, kaya ganun po ang reading nila, malaki po yung pagkakaibang charging output nila. So sana po nagustuhan niyo po yung video kong ito. Hanggang dito na lang po. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.